Wanta sa radyo. Isang magandang Webes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. November 16. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa inyo ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Mga OFW, mga minamahal po naming OFW, sa amang sulok po kayo ng mundo, anuman time zone ninyo, umaga man, tanghali, hapon at gabi, madaling araw, magandang hapon sa inyo dito sa Pilipinas and sa mga local, domestic, mabuhay tayo mga Pilipino. Salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta. God bless po. Okay. Okay, at umpisa na kaagad natin. Follow up ito, Idol, dun sa na-aired na to noong November 13 sa Itimbre mo kay Tulfo, itong kaso ni Mr. Rio Maunyo. Yes, sige, matatanda ay, natin to. Ko to. Yes, oh, sige, matatanda po natin. Okay. Mm-mm. Yung naputulan sige ng daliri, empleyado siya ng Kojic, yung sabon na pampaputi. Yes, oo. Yeah. At nandito kasi, Nins, yung representante ng Kojic. Kasi yung nakausap natin na may-ari ng Kojic, hindi siya masyado marunong mag-Tagalog. Yes. Kaya pala sabi niya sa akin noon nung nasa aksyon sa tanghali, a few days ago, ako punta dyan, ako usap. Eh, gusto niyang magpaliwanag. So, para makapagpaliwanag daw talaga sila, siya, nagpadala ng representante. Ma'am, magpakilala ho kayo. Ako po si Lea Ribamonte, Executive Secretary ni Jackson. EA? Ah, ES? Ba, parang Malacanang, Executive Secretary. So, ibig sabihin, makapangyarihan, little owner. Ayan. Itong si ma'am. So, ibig sabihin, makakapag-decide kayo in behalf of your madam. Yes, kasi nga, sir. Executive Secretary. Kayo ang dapat kinakausap namin, kung ganun. Sir Rio, magandang hapon. Magandang hapon po. Kumusta na po kayo, sir? Ayos lang po. Okay. So, ma'am, ano po yung gustong iparating ng inyong kumpanya? Anong pangalan po, ma'am, nung inyong amo ulit, si madam? Si Ma'am Yen. Ma'am Yen. Apa. Ano po ang apelido ni Yen? Lim po. Mrs. Yen Lim. Sige po. Andito na po yung katabi nyo, si complainant namin, si Mr. Maunyo. Ano pong gusto nyo sabihin? Si Rio naman kasi mabait talaga siya. Makukusap mo yan eh. So, pumunta kasi siya doon sa Sabunan, which is Ninya area. Pero, since nga sa company nangyari, so, dinala pa rin namin siya sa ospital, pinagamot and everything. Okay. Siguro nung time na pumunta siya, medyo mainit ang ulo kasi yung mga Chinese kailangan medyo templado ang mood. Pag okay medyo, ano, kasi minsan may maraming problema or okay ano. Sana lumapit. That time kasi nakalib ako. Dapat lumapit na lang siya sa akin. Tapos kinausap niya ako. And nag-settle na lang kami. Agad-agad na solve yung problema. Kung kayo ay nakausap niya agad. Opo. Okay, noong mga panahon yun. Sige, nangyari na nga po yun. At ina-acknowledge po ni Mr. Maunyo, maging kami, naiintindihan po namin, na napunta ko siya doon sa lugar na hindi naman dapat talaga, area, hindi niya area yun, napunta siya. At maganda rin sinabi nyo, since sa loob ng kumpanya nangyari yon, kailangan pa rin talaga tulungan ninyo. Pa rin natin. Gayunpaman, di ba? At kaya po kayo napunta rito ngayon para tulungan na si Mr. Maunyo. Apo. O, yun naman pala eh. Ano pong tulong ang ma-expect ni Mr. Maunyo? Nakikinig siya sa atin ngayon. Kung ano po yung ano ba yung request mo para yan! Palapakan mo! Yan ang gusto kong marinig! Ito, now we're talking! Parang, kasi kami sa company, alam parang microphone si ma'am. Parang magkakapatid at pamilya lang kami. Ito, ano lang gusto mo? Humiling ka ng BMW? Ay, wala ang ganun. Hindi, joke lang. Sige, kung anong gusto niya, yan ang gusto kong marinig. Sige, sir, ano po yung mga kailangan nyo sa ngayon? Sa inyong kalagayan, sa inyong sitwasyon, ano po? Ang gusto ko mangyari ngayon, kasi tumatawag si Sir Jack sa akin. Hindi, ayaw mo na yung mga tumatawag. Ano po yung gusto nyong, ano po yung mga pangangailangan ninyo
that situation that you have, you're in right now? Sorry po. Ang gusto mangyari, sagutin na lang nila to. Okay. Fair enough. Sagutin. Ano pa? Tapos yung sahod ko na 2,020, may plus sila na 300 di sa akin binigay. Kasi ang araw ko... Ibig sabihin, dapat ituwid nila yung maling sweldo. Yes po. Dapat minimum. Minimum ang minimum ngayon is 512. Sahod ko po, 2,070. Ah, mababa. Hmm. Mababa. So, 2,070 gawin nila 512. Yes. Di ba ma'am? Kaya-kaya yes ni ma'am yan. Si ma'am pa. Si ma'am Lea pa. Tapos ngayon, yung difference between 512, ano yung magkano? 2,070 at saka 512, ibibigay. Tapos retroactive, di ba ma'am? O, sabi ko sa iyo, okay, palapak mo ulit. At pagkatapos yung mga benefits pa, di ba? Yes, sir. SSS, PhilHealth. Wala po. Wala? Wala po. Aba, eh, dapat hulugan. Opo. Okay. Pero, at yung mga, binabawasan ka ba, sir? Wala po, kasi... Wala. Dahil nga sa kolorom. Ay, hindi nakakulog. Hindi. Dapat hulugan. Okay, ulitin natin ulit ha, para makinig si ma'am. Unang-una, yung sweldo, gawing minimum, 512. Yes, tapos po yung diferensya, no, mga ilang taon ka nagtatrabaho doon? Magdadalawang taon po. Dalawang taon yung diferensya sa 270? Opo, 270. Sa 512. Saan naman patapos nyo? Ah, sorry po. 270, 512, magkano man diferensya? Kuha ng calculator para malaman agad nila. Ganun katay rito, transparent, agad-agad, diretsyon, wala nang paligoy-ligoy pa. O, di ba? Nakikinig sa atin ngayon si Miss, si Madam Yen Lim. Yan. Magkano? 242. So may difference sa 242. So, 242 times 24. Kasi 2 years eh. Okay. Plus, ma'am, hindi pa ako tapos. Plus, benefits. SSS, PhilHealth, pag-ibig. Plus, gagamutin yung dalirik. At, kung pwede, dugtungan yan. Ebe pwede, yung nawala nga sa MRT na kamay, na dugtong yan, paking daliri. Hanapin, kung meron, lagyan plastic na daliri, whatever. Plus, yung nawala niyang sweldo habang wala siyang trabaho. Opo. Okay. Okay, ma'am. Palakpakan mo si ma'am. Pumayag eh. Oh, di ba? Ayos na. Kaya lang, sir, sa... Oh, bakit may kaya? Walang sa, kaya. Sa 2 years po kasi niya, meron siyang 4 months na nakalib siya. Hindi siya diretso. Nung after nung ilang months siya, naglib siya, tapos bumalik siya sa amin. Sabi niya, gusto pa rin niya magtrabaho sa amin. So, tinanggap namin siya. Totoo ba yun, Sir Rio? Totoo ba? 4 months? Totoo naman po. Ah, okay. Totoo. Okay, totoo naman pala. Sige, salamat, Ma'am Lea, in-acknowledge ni Mr. Rio na totoo. Mm-hmm. Ibig sabihin, nagsasabi ka rin na totoo. So, minus yung 4 months. So, yes, times 20 so, lang. 24. So, times 20. Ilan yung, ano, Cheska, ilan yung difference? 242. 242 times 20 na lang. Yes. Abay, palakpakan mo ulit si Ma'am Lea. Okay, maraming palakpak. Sa palakpakan mo si Ma'am, si Madam. Madam yeah. Yan Lim. Tapos SSS, PhilHealth, pag-ibig, and then yung daliri niya hanggang sa magamot, and then yung nawalan, yung hindi naibigay na sweldo dahil wala siyang trabaho. Ano pang gusto mong hilingin, sir? Hiling ka pa habang nandito sila. Sir, lubos-lubosin mo na. Oh, ang hiling ko, sir. Ano pa? Na alis na lang ako dyan kasi mainit ang ulo sa akin. Pwede hindi rin. Hindi naman. Hindi. Alam ko mainit ang ulo sa akin, Sir Jack. Sino ba ito? Sandali, ma'am. Sino ba itong Jack na itong? Anak ni Ma'am Yin na nagsabi sa akin di daw niya kasalanan. Kasalanan ko. Pero alam niya mag-Tagalog. Yan ang sige, gusto sige ko kausapin. This time, si ano naman? Si Ma'am Lea naman magsalita. Ma'am Lea. I-clear ko lang yung side. Kasi yes, may mga times kasi ang mga boss is hindi ganun ka... Ano, tumga yung mood minsan. So, okay. Siyempre siguro yung proper explanation, okay, paano i-deliver yung request, ganyan. Yes, so, I guarantee you, Rio, na hindi galit si Jack sa'yo. Actually, okay, gusto ko niya bumalik sa company. Nung sinabi mong aalis ka, okay, parang gusto ko naman nalungkot sa trabaho ni Rio eh. Parang okay ganon. So, hindi siya galit sa'yo that time. Nung sinabi mo lang, aalis ka na, kukunin mo na yung pera mo. Okay. Parang doon lang siya nalungkot. Na parang nasabi niya sa'yo yun. Medyo galit siya ng tono. Ah, minura ka ba, Sir Rio? Hindi naman. Ang hindi pagkakasabi, pero padabog yung salita? Hindi yun. Dandan lang. Ang sabi ko rin siya, Sir. Paano sabi niya? Ang sabi ko, Sir, pwede ko ba makuha yung plus na 300 yung sahod kasi di sa akin binigay ni mama mo. Sabi okay niya sa akin,
hindi talaga ako nagpa-plus sa iyo kasi hindi ka naman pumapasok. Hindi namin kasalanan na disgrasya ka kasi hindi mo pwesto. Sagot ko, ah, ganun ba? Sige sir, salamat. Eh, ikaw naman, Sir Rio, masyado ka sensitive. Eh, kuminsan, hindi ako, walang kinakampihan dito, ha? Wala po. Actually, ikaw ang kakampi ko, eh. Ikaw ang kinakampihan ko, eh. Kuminsan, may point nga naman itong si Ma'am Lea. Opo. Pagbigyan na natin yung mga amo, maitan ulo, may mga dahilan yan, siguro problema sa pera, problema sa pagpapatakbo ng kumpanya, opo, problema sa kung ano-ano pang mga bagay na may kinalaman sa sitwasyon sa ekonomiya, what have you, family, wala sa isip nila na kapag bibitaw silang salita na hindi naman talaga intensyon na para ikaw saktan. Maliban na lang kung ikaw ay minura, ibang usapan yan. Pag minura ka niya, nagbitaw siya ng panlalait ng mga salita against you, then, eh, tatawagan natin yung ihudip jack na yan at mumurahin ko. Pero yung mga ganun-ganun salita, opo, palampasin muna. Wala naman pagbabantaan. Sumama yung loob ko dahil sa papa niya na nasabi, sinadya ko, wala pang isang oras, pagbaba ko, putol agad kamay ko. Sir, yun. Sir, ibibigay na lahat. Sige po. Nagpapakumbaba na sila. Sige po. Gusto nilang bumalik ka. Igagaranti sa atin ni Miss Lea. Dahil kapag inulit pa nila, kapag sila ay gumawa ng kawalang hiyan sa iyo at hindi ka nila inayos ng matino, ako na mga kalaban nila. Yes po. Pero kung ayaw mong bumalik doon, hindi ka namin mapipilit. Ayaw ko na rin po. Ayaw mo na lang? Okay, so hindi ka mapipilit. Opo. Alright. Ang gusto ko na magkahiwalay-hiwalay kayo na maayos. Opo. Ayos po. Kasi nandito sila pumunta, yung the fact na pumunta sila para makipag-ayos, opo, they're trying to reach out. Yes po. Nagpapakumbaba na sila sa iyo. Yes po. Siyempre, pag nagpapakumbaba yung tao, huwag naman tayo nagmamataas. Opo. Pangit naman yun. Dapat, sabayan din natin. Sige po. Maliban na lang, kung magmayabang sila, pwede din tayo magmayabang. Opo. Pero kung nagpapakumbaba sila, pakumbaba na nila tayo. Opo. O, hindi naman tayo magpakumbaba, pero i-acknowledge natin yung pagpapakumbaba nila. Yes po. Okay, sir? Okay po. So, basta't Ma'am Lea, yung mga nabanggit natin, ibibigay, and then hindi na siya mag-work. Guaranteed po. Okay. Pero kung ikaw ay hindi na mag-work, mag-resign ka, mawawala na yung ano mo, yung separation pay. Opo. Okay lang sa iyan? Kasi 2 years din yon. Kasi kung ikaw na mag-aayaw, then, wala ka nang, hindi ka entitled sa separation pay. Alam niyo yun. Para, sinasabi ko ng karapatan mo, unless kung ikaw i-fire nila, at hindi ka naman fina-fire, hindi ka sinisibak. Hindi po. So, okay lang yon. Aalis ka, wala kang separation pay. Kasi kung ikaw ay alis, ikaw ay mag-resign. At resignation means no separation pay. Ang gusto ko lang naman yung maging minimum yung sahod dyan, sir. Sir, ibibigay na nga. Oo. Sabi na nga niya, ibibigay na tapos ibibigay pa yung back pay mo, sir. At ibibigay pa, sir, yung 13th month siguro kasi. Pati 13th month, di ba? Magde-December na rin. 13th month. Hmm. Hindi pwede tumangon ka dahil pag hindi, paalisin kita, Ma'am Lea. Bibigay, tama? Okay, good. O sir, 13 month, back pay, benefits, tapos yung sugat mo ayusin, gagamutin, tapos yung nung mga araw na wala kang sweldo dahil hindi ka nagpagtrabaho, ibibigay. Opo. Ano pa sir ang gusto mo, sir? Ayos na ako dyan. Okay na? Okay na po. Okay. Kuminsan kasi sir, marunong din tayo magtansya. Opo. Hindi porket nagpapakumbaba na yung tao at nandito kayo sa wanted sa radyo, magmataas naman kayo, wag naman. Ayoko na ganun. Hindi po. Dahil nakaupo ka lang dito at yung tao nagpapakumbaba, magmamayabang ka naman. Huwag naman ganoon. Hindi naman pa tama yun. Kailangan compromise din. Win-win solution. Yes. Diba, sir? Diba? Naintindihan ko po. Ibibigyan nila lahat and isisiguraduhin ko na ibibigyan na lahat dahil kapag hindi, ako makakaaway nila. Okay po. Now, nasa iyo pa rin yun. Of course, kung gusto mong mag-resign, ayaw mo na, hindi ka nila pipilitin pero gusto raw nila magtrabaho ka pa sa kanila. However, wala kang separation pay. Ano, sir? Mag-resign na lang ako. Okay. Maliwanag. Mag-resign ka. No separation pay. Yes. Okay. So, Ma'am Lea, hindi natin siya pwedeng pilitin. Karapatan niya po yan. Yes po. Mag-resign siya. Wala kayo ibibigay separation pay sa kanya. Mm-hmm. Pero bago siya mag-resign, gusto ko, mabibigay muna yung mga back pay niya. Mabibigay yung sa benepisyo. Ayun ko, paano bang computation? May computation ba sa benepisyo? Yung mga hulog siguro sa SS PhilHealth. 13th month. Oo. Tsaka yung kulang dun sa 270. I-correct nyo yung mga hindi nahulog. Hindi, back pay ang tawag nun. Yung mga hindi nahulog, i-correct nyo para meron siya masisingil o makukuha benefits dun sa mga agency ng tulad SSS PhilHealth.
pag-ibig. Okay, ma'am? Yes, po. Clear yon? Clear po. Okay. Kapag hindi po naging clear yun, babalikan po namin kayo. Okay. Now, palakpakan mo si Ma'am Lea Rivamonte. Ma'am Lea? Yes, po. Kami po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo. At maraming sa inyong boss din po na kay Miss Yan Lim. Pero, pag hindi nyo tinupad, taos puso kami magbabatiko sa inyo left and right. Kailangan to pa rin nyo. Okay. Mayos, meron kang gusto sabihin, Ma'am Lea? Wala naman po. Okay. So, Sir Rio, sasamahan po namin kayo doon sa kumpanya. Opo. Para masiguro na yung lahat ng pangako rito matutupad. Yes, so, po. Bago ka talagang pipirma ng resignation mo, opo, nabigay na lahat-lahat na mga kulang at mga dapat ibibigay pang mga bagay-bagay sa'yo. Okay, sir? Okay po. Salamat po, Sir Rio. Maraming salamat po, Sir. Salamat po, Ma'am Lea. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Lea. Magandang hapon po, Sir Rio. Magandang hapon din po. Okay. Okay po. Tapos ang problema. Ayun. Yun lang naman kailangan eh. Yun. Oo. Sagutin lang ng kumpanya. O di ayos. Yun. Yung back pay, importante yun. Malaki-laki na makukuha niya. Kaya siguro hindi niya na kailangan yung separation pay. Kumbaga na ibang, para nakabangko yung pera niya. E biro mo, magkano? 240. 242 rin, times 20. Magkano times 20. Oo. Oh. Diba? E may 13th month pay pa siya. Plus 13th month pay niya na dalawang taon. Mm-mm. Oh. Diba? Pero kung ako sa kanya, hindi ako mag-resign. Hintayin na tanggalin nila ako and then separation pay. Malaki rin separation pay. Paano bang combination ng separation pay? For every year of service siguro. Hindi natin, plus 1 month? Feeling ko, hindi lang ako sigurado doon. Ah, parang 13 month pay lang? Ay, maliit lang pala. Oo, kasi 2 years pa lang din naman ah, siya. Ah, kaya pala tinabla kung niya. Every year of service. Oo, 2 years pa lang. Okay. Okay, ma'am. Si ano, tawagin si Jana? Si Jana, okay. Si Jana? Yung ating reporter. Si ating reporter. Hindi, sigurista tayo rito eh. Jana, upo ka rito. Ikaw ang magsisiguro, Jana, na lahat na napag-usapan dito, nakamonitor ka man doon sa labas, apo, matutupad. Mm-mm. Kapag hindi natupad, agad-agad, sasabihin mo sa amin, naka-ready na kami ni Ninya, magbatikos ng left and right. Okay po. Okay? Okay. Very good. Thank you. Okay, may mga bisita naman tayo ngayon dito. Mag-asawa po sila, Yuzan Chu. Chu ba ang Zhu? Okay. O Francia Zhu. At may testigo po sila si Kevin Manatad. Okay. Alright. Andito sila, Idol, para ireklamo ang isang pulis na kapitbahay din nila dahil umano sa pananakit ng helmet at panunutok. Oh, nakita ko to sa CCTV kanina doon sa likod. At panunutok din ng baril. Nangyari po November 10, 8 a.m. sa Barangay Baklaran, Paranaque. Ito na yung CCTV footage natin. Magandang hapon po sa inyo, Mr. and Mrs. So, ganda. Bakit to ginawa to ng pulis? Kasi sabi niya yung mura ako, kapatid niya, no? Okay. Paliwanag mo. Ba't daw kayo sinakta? Ano, nagwala siya? Yung ano po, yung time din. That time po rin yung Sir Rapi, nadaladala po yung husband ko po na ano, hollow blocks. Kasi po, may ginagawa po kaming bahay po dun sa unahan ng bahay po nila. Kung saan po nakatira si PO3 Ryan Marcelo po. Yes, ma'am. So, daladala niya po kasi kasama ng dalawang tao ko po yung hollow block. So bandang doon po sa may banda pong sa gilid na nandun po yung motor niya po. Eh hindi po makaabante po si Mister. Eh nandun na po si PO3 Ryan Marcelo. Inabahan po siya. Nung nakasakay po siya sa motor, tinadyakan po siya. Nung tinadyakan po siya, pinagmumura po to ni police. Mm-hmm. Tapos nung baka, eh siyempre, bumaba po si Mister. Ayun po, bumaba po si Mister. Tapos kinuha yung helmet niya po ni police, hinampas po sa mister ko, sabay po tutok ng baril. Ayan, sige, kausapin natin. Si PO3, Ryan Aguirre Marcelo, ito na po siya, no? Tagantay-card na aping. Magandang hapon po, PO3 Marcelo, sir? Yes, sir. Magandang hapon din po, sir. Sir, bakit opo, nyo ginawa ito, yung hinampas nyo po ng helmet, itong si Mr. Su? Ay, sir, so lang po, nauna po muna yung pagmumula, tsaka hindi ko po muna siya hinampas ng helmet, sir. Naka-uniform po ako, no? Full uniform po. Papunta po, ASEAN duty, sir. Tapos po, sir, nagpapainit po ako ng motor. Ang gusto niya po kasi, sir, mauna kaagad siya, sir, sa gitna ng daan. Nagpapainit po ako ng motor. Yun po, revolution siya ng revolution. Pero nung po, anong problema, sir? Po, alam niyo ba na pulis siya?
Alam niyo, Mr. Su? Alam po. Alam, oh, alam po. Sir, sa umpisa pa lang, susupalpalin na kita. Siya ho ay isang Chinese. Alam naman natin, I know for a fact, ang mga Chinese, sir, dito, karamihan sa kanila, hindi ho nagsisimula ng gulo. Matatakotin sila. Ang gusto nila, negosyo lang. Pero in your case, pulis ka, tapos siya pa ang mag-uunang mag-aaway sa'yo. I don't believe you in a minute. Hindi pwede, sir. Hindi pwede, sir, na siya ang nag-una. Hindi siya pwede mag-provoke, sir. Lalo pat, sir, hirap pa nga siya managalog eh. Yung mga ganitong klaseng, sir, sandila, itong mga ganitong klaseng Chinese, hindi ho talaga sila mangungunang magkikipag-away. I know this. No way. Lalo pat pulis ka, sir. Ang totoo lang po niyan, wala rin pong nangyaring panunutok, sir. Marami pong testigo at wala pong nangyaring panunutok, sir. Eh, nampas mo, sir. Sige, yung panunutok, yung paghampas po ng helmet. Ah, sir, inambahan niya po ako ng bato. Eh, siyempre, inunaan mo siguro ng pagbabanta o kung ano pa man, di siya. Ay, wala pong pambabanta, sir, na nangyari po. Ang totoo lang po, sir, marami pong nakarinig. At ako na po ang pinaawat, sir. Ako na po, kasi sir, ang iniisip ko pa po talaga, first day of duty ko pa po yun sa ASEAN. Yun po ang iniisip ko, sir. Naisip ka muna sandali. Okay, so ma'am, idinideny po ni PO3. Ang ganito po, doon that time na po na yung ma'am na pagtutok po sa mister ko, lumabas po yung bayaw niya. Siyempre po, dala po ni mister yung hollow blocks na sakay po kasi nga po dadalhin sa bahay. Pinagtulungan po siya. Kumuha yung bayaw niya po ng hollow blocks, iyahampas kay mister. Ah, kasama pa po yung bayaw ni PO3. Opo, bayaw niya po. Kasi po, malapit lang kaya po lang yung bahay po niya, kasi doon sa CCTV, no? Hindi opo, natin wala makita. Opo, wala po. Kasi po, medyo natakpan lang po ng CCTV yung ano, kasi may habong nga po. Kaya nandun po. So, ma'am, meron po ba kayong mga testigo na magpapatunay meron na? Meron po, ma'am, kasi nung that time po na si mister po, may nung papunta po doon, kasama po yung dalawang tao ko. Mm-mm. Nagsakay po ng halog blast. Ito po sila. Sila po makapagsasabi na pangyayari po noon. Na tinutukan po talaga ang baril. So ang talaga po, ma'am, na nauna is si PO3. Opo. Hindi itong si hindi po, ma'am, kasi po si dadalhin niya po yung yan, kitang-kita naman po. Yan, nung bumaba po siya, tinadyakan po siya ni police. Tinadyakan po siya rito. Tapos pinagtulungan na siya nung bayaw pa. Opo. Eh siyempre po, eh yung dalawang tao ko hindi po makaano kasi nung hinampas po ng helmet yung husband ko, sabay tutok po ng baril. Tapos ang sabi nga po sa husband ko, pag lumabang ka, papatayin kita. Eh, yung dalawang tao ko po, siyempre po, natakot na. Eh, siyempre, yung tinutukan po siya ng baril, umalis po yung dalawang tao ko. At si mister po, umalis na rin po. Mm-mm. Umalis na po si mister. Kasi, niligtas lang po yung sarili niya. Kasi hindi na po natin mangyayari. So, paano po naawat itong si PO3? May umaawat po doon siguro po kamag-anak niya, ma'am. Kasi po, yung itong si... Harap lang po yung bahay po nila. So, sorry. Oo, pati daw kasi yung bayaw eh, nakitulong din. Pala na... Yung bayaw po. Yung bayaw po ni PO3. Na ito pong si June Constantino. Yung po ang may hawak na hollow blocks na ipapalo po kay mister. Ah, so binabaligtad ni PO3? Ang sinasabi niya si mister ang... Yung po ang katotohanan, sir. Hindi po si mister ang may hawak na hollow blocks dahil sangkay lang po siya doon sa motor. Na may dala pong hollow blocks. Sige, sir. Kasi una, natating ako doon, tancak niya ako sa pa ako. Siyempre, kuha siya habit, palo ako, ribaba ako, harangin ko. Tapos si bari kamay ko, tapos si pag harangin ko, labas mo bari niya, tutok sa akin, di aris sa aming lahat. Alam mo, PO3? Yes, sir. Opo. Naniniwala po ako sa lahat ng sinasabi niya. Sir. sir, wag kang magtawa, sir. Kasi yung mga ganitong klase pong tao, tulad ni Mr. Su, hirap pa nga siya managalog. Hindi mag-uumpisa ng away to, hindi magkipag-away to sa mga Pilipino, lalo pat pulis. Sila po yung mga klaseng tao na negosyo lang talagang habol nila pagpunta rito, hindi para makipag-away sa mga Pilipino. Trust me, ikaw pwede pa dahil abusado ka naman talaga. Babaligtarin mo pa na maghampas siya ng hollow blocks, ay samantalang may hawak pala ng hollow blocks, yung bayaw mo. Sir naman. Pwede po magsalita, sir. Hindi po, sir. Ang nangyari po dyan, sir, ayaw niya po magpaawat at minumura niya po ako ng minumura. Kung alam po ng mga tao niya rin yan, sir, kung yung pong sinasabi nila, sir, wala pong ano, sir. Sir, merong ano, may CCTV, sir, eh. May CCTV, sir, nang nagkahabulan kayo, eh. Ay, sir, di po kami nag-aabang, sir. Di po kami nag-aabang. Ano yung CCTV? Pag-play nga yung CCTV? CCTV po yan, sir, nakuha naman po. Ito, oh, ayan okay po siya, sir, oh.
Yung mister ko po, tsaka kasama ng dalawang tao ko po, may okay. Lalagay po yung halo blocks. Okay, tapos? Pupunta po si mister po doon. Okay. Tapos, doon po sa may bandang gilid, ayun po yung motor niya, sir, natatakpan lang po ng habong. Yung itim motor niya. Itim pong motor. Ayun po okay. Siya. Huminto po si mister po dyan. Oh, tapos? Huminto po si mister. Ayun po. Doon na po, nag-start na po siyang nagmura sa mister ko. Yung tinadyakan, bago po siya bumaba ng motor, tinadyakan niya po yung mister ko dito sa hita. Oh, o hindi pa po bumababa si mister. O ayun, o nakita ko yung tadyak ko. Harang oh, ayan po. O pure, kita o kita sa CCTV, tumadyak ka sir. Tapos makikita po yun sir, paghampas niya ng helmet sa mister ko po. O yun sir, o yun. O. Tapos sinawakan niya po yung baril niya. Tapos si hawak barit, aris na ako. Ayan on, may CCTV sir eh, pure. Kita sir, rito, pinapanood namin ngayon. Yes, sir. Ayan sir, nakita ko rin po. O, sir, o, kita, sir. Kitang-kita sa paghampas mo ng helmet. Tapos si hukos siya, bariyo. Hinugot po sa inabol pa si Mr. Sir. O, inabol niya po. Napakasinungaling mo naman, PO3, sir. Sir, naka-uniform po siya. Sir. Kanila. Ayan, sa CCTV, sir. Kita, sir. Kita na pagtadyak mo, kita yung paghampas mo, at kita yung pagbunot mo ng baril. Sir, wala pong pambubunod na nangyari, sir, kahit po mag-interview po tayo. Eh, sir, ano, sir, may CCTV na, Ba't ka kailan pa mag-interview? May CCTV naman, sir. Sir, wala pong nangyari pambubunod yan. Kahit sir, meron nga CCTV. Ano ka ba? Nakikita ko na nga sa CCTV. Sir, kahit po ulitin natin, sir, kahit po ulitin, wala pong pambubunod na nangyari dyan, sir. Nakita nga, sir, tumadyak ka, di ba? O, kita yung pagtadyak mo. Kita yung paghampas mo. O, sir naman. Pati sir, CCTV, gagawin mong sinungaling. Ayun po, sir, wala pong panunutok na nangyari dyan, sir. Okay, sige. Alisin natin panunutok. Mamaya na yung panunutok. Yung pagtadyak at paghampas, ba't mong ginawa? Yan, may CCTV, sir. Kitang-kita, yung footage. Sir, dyan na po nag-umpisa na ambahan niya ako. Hindi po pinapakita nila, sir, inambahan. Sir, paano ambahan, sir? Nakasakay siya sa motor? Kau naman. Sir, tumayo na po siya niyan, sir, at dumampot na po ng bato, sir. Hindi yung po sir ang hindi nila tinitignan sir, dumampot na po siya ng bato at minumura niya na po. At bakit niya gagawin? Bakit niya gagawin sa iyon sir? Full uniform po ako niyan sir, naka-full uniform. So fucking what kung naka-full uniform ka? Anong pinagkaiba nung sa full uniform sa hindi? Anong pinagkaiba kung naka-full uniform ka? Ibig sabihin kapag naka-full uniform ka, hindi ka namang abuso? Kung abusado kang tao? Ay sir, hindi naman po sir. Kasi sir, yung pong hindi uniform kasi, namin sir. Sir, wag mo kasi gamitin yung dahilan na naka-full uniform ka hindi, para hindi ikaw po, ay makalusot na at hindi ka nasasabihin na abusado ka. Ay hindi naman po sir. Ang uniform po namin kasi sir, inirerespeto po namin. Eh nangyari po sir, minura niya na po sir, na naka-uniform sir. Sir, that's bullshit. Palibhasa, ang gagawin mong depensa? Na naka-uniform ka, kaya hindi ka na mga abuso, kahit na isa ka mga abusadong tao, that's not a reason. Nirespeto ang uniform ko, kaya hindi ako mga abuso. Sir, sir, pa lang po, sir. Sir, painggan nyo naman po. Parang gusto mong gawin namin, dahil sa uniforme mo, kakampi na kami sa'yo. Hindi, kahit na pulis ka, sir. Kahit na Pilipino ka, kapwa-Pilipino tayo, pareho tayong Pilipino, pero kung abusado ka, hindi kita kakampihan. Kahit sir, na foreigner ito, sir, kakampihan ko pa rin tong foreigner kung siya po ay nasa tama, kung siya talaga ay naapi. Yes, sir. Diba, uusigin kita, kahit na sabihin kong tayo ay parehong Pilipino at ikaw ay naka-uniform pa ng pulis ko, ikaw ay mapang-abuso, ikaw ang uusigin ko, sir. Sir, naintindihan ko po, sir. Actually, sir, kung may nangyari naman pong ganyan, sir, ang amin lang, sir, kasi, sir, ang ginagawa naman po niyan, sir, kung makikita niyo po, kung mag-interview po kayo ng mga norito, sir, yung daan po niyan, yung mga daan po namin sa highway, yung pundaan sa looban namin, hinaharangan niya po niya ng mga construction materials niya, sir. Kung talaga ako, po, sir, ang dami mo ng mga patong-patong ng mga kasinungalingan. Sir, talagang hindi po ako nagsinungaling, sir. Actually, sir, may unang reklamo na rin po yung mga tao dito sa amin dyan, laban sa kanya, sir. Nako, don't use that on me, sir. Sanay na po ako sa mga palusot ng mga ganong klaseng mga pinagsasabi niyo, sir. Hindi niyo kaya na nga, sir. Sana po makuha niyo rin po yung side ko, sir. Sana po mag-imbestiga rin po muna, sir, yung ano niyo po, sir. Para sir, po, I don't sir, have to investigate. Kitang-kita naman po sa CCTV yung pang-abuso mo. Tapos ang ginagamit pandailan para gawin kami parang bobot is ikaw ay naka-uniforme at nirespeto mo uniforme at hindi ka pwede mang-abuso dahil naka-uniforme ka. Hindi naman po, sir, ganun ang sinasabi ko, sir, ang akin. Nasasabi po, mo lang, sir, eh. Inirespeto mo uniforme, napolitude mo sinasabi naka-uniforme ka, kaya ibig sabihin, hindi ka mang-abuso dahil naka-uniforme ka. Hindi naman po, sir, ang akin lang po, sir, kasi sana po, hindi niya naman po ako minura na naka-uniform po ako. Sir, please lang, sumasakit ang ulo ko, sir.
ang dami palusot. Noong una, inambahan ka. Tapos mamaya, yes, uniforme ka. Sir, tapos ngayon, minumura ka. Tapos meron pang hinaharang ka. Sir naman, naubusan ka na. Baka mamaya, ang sasabihin mo na lang, sir, dinuraan ka na lang. Oh. Ay, sir, wala naman pong ano. Sir, totoo naman po. Hindi na, tutulungan na kita. Dinuraan ka, yes, inihian ka, inututan ka. Sige, sabi mo lang, inututan kasi ako, sir, mabahong utot niyan. Kaya ako di ba, pumalag. Yes, sir. Sir, actually, sir, may proper forum na rin po. Actually, sir, nagreklamo na rin po ako dyan sa kanya, laban sa kanya, sir. Sa proper forum. Hindi, sir. Siya ang magreklamo. Tutulungan po namin siya at sisiguraduhin namin pananagutan mo itong ginawa mong pang-abuso, yes, sir, sa kanya. Yes, sir. Yes, sir. Ano sir, proper forum? Po, sir, kasi, sir, kung hindi kami tutulong dito, sir, mayayari ito dahil gagamitin mo impluensya mo para baliktarin ang mundo sa kanya at siya ay mapaparusahan. Ngayon, sir, I will make sure na hindi mababaliktad ang mundo dito kay Mr. Su at ikaw ay mapaparusahan sa pagiging abusado mo, sir. We will make sure of that. Okay, sir? Sir, yun naman po ang ma-impluensya, sir. At sabi ko lang po, sir, isa lang po akong simpleng pulis lang po na ginagawa yung tungkulin ko, sir. Nako, ma'am. Opo, sir, kasi may narinig din po ako noong that time noong Monday kasi po munta kami po dito kasi ang may nakapagsabi po na huhulin daw po si Mister at tatiniman daw po ng shabu at saka baril po. Eh, siyempre po, for protection sa Mister ko. Kasi, sir, kami po, matino kami naghahanap buhay. Every morning, ako po, umaga, nasa pwesto na po ako sa baklaran. Eh, Mister po, iniiwan ko po doon dahil nga po may ginagawa po kaming bahay. Hiwalay po kami. Kaya nga po, de, siyempre po, na-alarma lang po ako kasi baka ano naman po ang gawin sa Mister ko. Eh, kung hulihin po siya, taniman po, sir, ng ano, ano po yun? Hindi po maganda ho yun, sir. Sige. Major Rogelio Hernandez, chief ng Angkar Pasay. Maganda po, Major Hernandez, sir. Maganda nga po, sir. Kanina pa ho kayo nakamonitor. Major, ilalagay ko po sa kamay ninyo ang kaligtasan at proteksyon para dito kay Mr. Su. Ako'y naniniwala sa halos lahat ng sinasabi nila at ni isa pong sinasabi nito si Purity, wala akong pinaniwalaan. Doon na lang po, sir, sa sinasabing pagbabanta ni Purity na paplantahan sila at huulihin. You make sure na hindi mangyari po yun, sir. Tama, Major? Apo, sir. Papunta sila po siya na pumunta rito po sa opisina namin para at least ma-assiste kung talagang nangyari po yung mga ganong pagkakataon, mga ganong pangyayari. Hindi po namin kayo babastusin, Major, kasi pwede naman kami umakyat kay General Albayalde. Meron po kami direct line sa kanya, kung tutuusin. Ano po? Yes, so, sir, we will give you due respect. Sige po, dadaan kami sa iyo. Ipapatawag mo itong si PO3 at siguraduhin niyo po na lahat ng mga kagaguan itong si Marcelo, pagbayaran niya, at hindi na siya gagawa pa ng kung anong pangklaseng kahayupan dito kay Mr. Su. Otherwise, kami po iakyat kay General Albayalde. For the meantime, kami po ay magtitiwala sa iyo na magbibigay ho kayo ng patas na pag-iimbestiga dito. Yes, sir. Kung ano, naniniwala po yung complainant natin dito sa ano, papuntayin niyo po rito at pa-iimbestigaan po natin mabuti yan. Sige po. Major, maraming salamat po, Major, ha? Opo, sir. Opo, sir. Purity Marcelo? Yes, sir. Opo. Sasamahan po namin itong si Mr. Su sa hepe, yes, mo sa angkar. Opo. Para pagharapin kayo, ang pinaka gustong mangyari namin dito, itigil mo na yung pangharas dito sa kanya. Ay, sige po, sir. Para sa akin, sir, para sa akin, nakikita ko, sir, ulitin ko to for the nth time. Yes, sir. Ito pong si Mr. Su at ang mga katulad niya, yes, sir, hindi po sila war freak, sir. I've known this kind of people for a long, long time. Pumunta ho sila rito para maghanap buhay, magnegosyo. Yes, sir. Hindi sila pumunta rito para maging barumbado, para manggulo, mang-away. Hindi po. Kilala ko sila. Okay, sir. Okay, sir. Okay? Kaya sila punta rito, number one, is ayaw na nilang maharas pa sila muli. And then number two, siguro gusto nila makipag-ayos na sa'yo. Yes, na huwag mo na silang harasin. Sir, wala po problema sa amin, sir. Kasi, sir, kapag sir, ikaw ay paulit-ulit pa rin at inulit mo pa rin itong ginagawang kagaguan sa kanya, sir, kung gusto mo tayo, dalawa lang mag-away, sir, ako, ilalaban sir, ako sa iyo. Subukan mo ako plantaan ng shabu. Plantaan mo ako na isang sasya ng shabu, plantaan kita na isang drum na shabu. Sir, ayun. Akala mo, sir, ikaw lang kaya magplanta, ikaw lang may monopoly sa pagpaplanta. Abay, marami naman akong kilalang mga gago siguro dyan, ha, na pwede ko nang kontakin. Plantaan mo nga itong putang inang, ano to, piyote ng shabu, isang drum.
Sir, yung kung sino kasi kung gusto mo ng away, sir, ako ang awayin mo. Away tayong dalawa. Sanay ako sa away. Ay, sir, di ko po gawain niya, sir. Di ko po gawain. Tsaka, sir, yung tinasabi pagpaplanta po, di po totoo yan, sir. Kung sino mo po nagsabi sa kanila, sir, pwede rin po nila imbitahan, sir, para po masabi nila kung sino po yung nagsabi sa kanila noon. Sir, umayos-ayos ka po. Punta tayo kay Major, magkaharap-harap tayo sa samahan yes, namin po, sila. Wala pong problema, kapag sir, hindi po tayo nagkaayos kay Major, aakit po kami kay General Bayalde at sinisiguro ko sa'yo, titino ka. Sige, salamat po. Opo, okay. Sir. Opo, sir. No wala problem po. Po. Salamat po, Sir Rapi. Salamat thank po. Po. Ma'am Francia, po. Mr. Su, sasamahan namin kayo opo. Kay Major. Opo. And doon, pag-ayosin namin kayo. Opo. At kung gusto nyo mang sampa ng reklamo at demanda, kung hindi pa rin, kung hindi magkaayos, akit tayo kay General Bayalde, may kalalagyan to. Opo, opo. Okay? Sir, maraming salamat. Sige. Isang reporter nga natin, sino bang available dyan? Isa pong reporter, tututok po sa kaso ninyo. Opo, opo sir, maraming salamat po. Para maayos to. Naniniwala ako. Naniniwala ako opo, sa sir, maayos niyo. Naman po kami, sir, talagang kami, puro negosyo lang po inaano na. Alam ko sir. Po yan, alam ko po yan. Jam, ikaw ang tutulong sa kanila. Bukas na bukas, samahan mo siya kay Major. Pagharapin mo sila at pag-ayusin mo sila. Kapag hindi siya nagkaayos at nakita mo nagmayabang-mayabang itong si PO3, iakit natin sa NCRPO, sampa ng kasong kriminal okay. Si PO3 at admin. Okay? Okay. Sige. Naniniwala po ako, Ma'am Francia. Opo. Marami ako mga friend katulad niya na hirap managalog, pumunta rin sa Pilipinas, magnegosyo. Opo. Yan ang palaging sinasabi nila. Ay, yung mga maliliit lang na negosyante na talagang gustong umunlad. Hindi sila yung mga oo. Mga lusyo tan. Oo, na hindi. Talagang... Ito yung mga small time na mga, kita mo naka, ano lang eh, dipadya. Oo. Yung... Mga small time Chinese businessmen na ang pinunta nila sa ating sa bansa natin ay para magnegosyo at magbigay ng trabaho sa ilan sa ating mga kababayan. Mm. Malinis na naninegosyo mga ito. Respetuhin natin sila. Come on, guys. Bigyan natin silang paggalang. Wala naman silang ginagawang masama sa atin. Nakakatulong sila. Diba? Kaya nga sinasabi ko kay PO3, pareho tayong Pilipino PO3, pero kakampihan ko ay isang foreigner para lang ipakita ko na hindi ako nangungusinti ng mga abusado. Sige po, Ma'am Francia. Opo, maraming salamat po, Sir Rapi. Ma'am Ninya, salamat po. Belated happy birthday nga pala kay Mami Gloria Antones, kahapon yung kanyang birthday. Happy birthday! And also happy birthday daw to mobile teacher Els Betigo and HBN Negotech Learning na si Maria Divina Bambe. Ayan, happy birthday. Happy birthday! At yung Gamiao family, kahapon pala nanunood sila mga taga Ilocos Norte, Dumalneg, Ilocos Norte, mga customers ng mommy house ni Brother Toto Gamiao. Kapatid po ito ni Madam Tess Gamiao Lumahan ng Doctor's Drink Lounge and Infusion Bar. Happy watching po sa inyo dyan sa Dumalneg, Ilocos Norte sa Gamiao family. Ayan, maraming salamat po. Thank you! At syempre, thank you rin pala kay Attorney Jill Tabaldo kasi ito yung kanyang comment. 1 month salary per year of service pala. It should be based on the current salary rate. Yung kanina sa naputulan ng delire. So meaning dahil 2 years siya, so 2 years din nung kanyang 1 month salary. Diba? Kung 10,000, edi 20,000 yung kanyang matatanggap na salary. Alright? So thank you, Attorney Jill Tabaldo, sa yung comment na at least may natutunan tayo, Idol. 1 month salary per year of service. Oh. It should be based on the current salary rate, yung naputulan. So magkano yun? So kung magkano ba yung minimum? Basta 1 month. Basta so 1 month. 2 years, 2 months. 2 months. Kaya pala sabi niya, hindi niya na kailangan. Kasi kaya ito nga. Ang good news, mamaya isasala natin ulit. Ang bilis set ng settlement. Saan? Yung si, ano, yung naputulan daliri. Oo. Nakipag-settle lang yung siya. Yung kay Rio. Eh. Sabi ko, siguro doon mo na. Maunyo. Okay sa'yo. 100,000. Okay na kaagad. Ngayon na ibibigay. Ay, very good. Naku, palakpakan ulit ba natin? Oo. Oh. Kaya pumunta sila dito para makipag-settle daw. Sabi ayun ko. Ayun naman pala. Eh sige, isa lang ulit at kung payag na siya. Diba? Pero teka muna, meron tayong pero visitor. Meron din tayong babalikan. Aired natin ito last November 13. Mm. Si Jolly, o si Jollibee, sabihin na si lang. Jollibee si nandito. Si Jollibee, Selga at Gary Castillo. Jollibee. Ito yung nireklamo ni Jollibee yung kanyang mister at gusto rin maidepensa nila yung kanilang mga sarili. Ah, si Jollibee kasama yung kanyang kapatid. Oo.
Iyan yung sinasabi ni Alex Selgar, pumunta rito, na si Jollibee, si Mrs. Selga, at nahuli daw niya na, sorry mama, I have to say this, na nagsisex daw kayo ng kapatid mo, nitong si Mr. Gary Castillo. Sige, meron kayong gusto sabihin, Ma'am Jollibee? Good afternoon po. Gusto ko lang po sana sa linawin yung mga sinabi sa akin ng asawa ko, yes, which ma'am. Is hindi totoo. Sige po ma'am, sabihin niyo po yung gusto niyo mga sabihin. Kasi po, siguro dahil wala na siya sa katinoan, kaya nasasabi niya yun. Unang-una wala po siya sa aming nakita. Wala rin po siya nahuli na magkapatong kami ng kapatid ko. Okay. Tsaka yung inaano ko po kasi yung anak ko. Naturuan po kasi niya. Parang okay. Hindi na po tama na sabihin ng bata yung words na yun. Kasi napanood ko po kasi yung nangyayong interview. Opo, opo. Kasi kung siya matinong tatay sa anak niya, hindi niya gagawin yun. Yung ihaharap niya yung anak niya tapos sasabihin na ganun yung ginagawa ng nanay niya. Hindi yun totoo. Lalo't hindi totoo. Kaya yun yung namin na gusto ko yung linisin yung pangalan ko. Okay, sige po, sige po. Ikaw naman, Sir Gary, anong gusto mong sabihin? Meron ka bang gustong sabihin? Yes po. Okay. Magandang hapon po. Sir. Magandang hapon din po, sir. Hindi po, totoo po yung paratan sa akin. Kaming dalawa magkapatid. Okay. Wala po siyang ebidensya dun. Kasi po yung time po nung nalabas po ako sa bahay nila, nanonood lang po ako ng TV noon. Tsaka po umaga po yun. Paggabi ba pupunta kayo sa bahay? Pupunta po ako doon pero wala po si ate doon. Sa trabaho po siya. Kasi panggabi po siya, night shift po siya doon. Madalas ako pupunta sa bahay apo, ng kasi ano doon po kasi mga pamangkin ko. Kumbaga nanonood po ako ng TV doon. Okay, okay. Ano lang po. Sige. Sir Alex? Magandang afternoon po, Idol. Andito po si Mrs. sa kayong kanyang kapatid. Wala raho kayo sa katinoan kung ano-ano po mga pinagsasabi nyo at wala ho kayong sapat na ebidensya. Tama nga naman sir, wala kayong naipakitang ebidensya sa amin kundi puro sabi-sabi lang, bintang lang ho yun, aligasyon na yung pong inyong misis ay karelasyon niya ang kanyang utol. Opo. So pinasisinungalingan po yan ni misis. Kaya po sila napunta rito para linisin po yung kanilang pangalan. Sige po. Ako, sa akin naman po, bilang isang ama, bilang isang asawa niya, hindi ko po atensyon o tangkain na sirain ang buhay ng aking asawa at pamilya. Okay. Ang tagal ko na pong hinala sa kanila. Nung on time na sinasabi niyang inaaswang siya, doon na po ako nagduda sa kanila eh. Hindi naman, tinanong po siya, hindi po siya nagsalita. So, Ma'am Jollibee, nasabi niyo kay Alex at one point in time na ikaw inaaswang? Wala po akong sinabing ganun. Paano po yung pagkasabi niyo? Wala pa rin po akong sinasabing inaaswang ako. Ano po yung nasabi mo sa kanya na wala, medyo malapit sa ganung pananalita? Wala rin po. Ah, wala? Wala. Okay. So, Alex, wala pala siyang sinabi na ganung salita sa iyo or anything na malapit sa ganung klase pananalita? Okay po. Ito po, sir. Sakti po yung amo ko na pinapasukan ko noon. Kapitbahay niya lang po yung magulang niya. Si Celso Cabog Cocoy po ang pangalan nung amo ko noon. Anong pangalan po? Celso Cabog. So si Celso ang nakarinig na sinabihan ka ni Mrs. na ako inaaswang. Opo. Sino na po nag-aaswang sa kanya? Yun nga po ang tinatanong ko sa kanya. Nung on time na umuwi po ako, nadatnan ko po sila sa bahay. Magkatabi, nakatanda yung lalaki sa likuran ng asawa ko. So ibig sabihin sir, kung tatanungin namin si Celso, yan yung sasabihin ni Celso na totoo, narinig niya sinabi ni Mrs. na siya ay inaswang. Na meron siyang sinabi sa inyo na inaswang siya. So kilala niyo po si Celso? Opo. Ma'am? So pwede namin tanungin yun? Parang kuya ko. Pwede namin tanungin yun? Pwede po. So paano man kung sinabi ni Celso na oo, narinig ko nga, sinabi ni Jollibee kay Alex na malabo po mangyari. Hindi, halimbawa ma'am pag sinabi yun. Sasabihin, kung sakaling sabihin niya yun, sasabihin ko parang hindi pa rin po totoo. Kahit dahil hindi po talaga totoo, dahil wala po talaga. Hindi, kaya ma'am, okay lang tanungin namin si Celso. Okay po. Okay lang po. Sige, kapag sinabi ni Celso na totoo, sasabihin mo hindi pa rin totoo.
Ang alin po? Kapag sinabi ni Celso, totoo, narinig ko sinabi ni Jollibee na inaaswang siya. Kung mayroon man sinasabing inaaswang, hindi ko alam kung ano yung ibig nilang sabihin dun. Hindi, ikaw, may nasabi ka bang ganun kay Alex na inaaswang? Wala po kong sinabi sa kanya kasi parang paano kwento niya. Paano nga po sinabi ni Celso na kasi Celso lang testigo? Mamaya, babalikan kita kung bakit importante itong ganitong salita. Apo. E paano kung sinabi ni Celso na meron kang sinabi ganun kay Alex na inaaswang ako na pinasisinungalingan mo ngayon? Paano kung kinumpirma ni Celso, yes, meron kang ganun pananalita si Jollibee kay Alex, narinig ko? Hindi ko po alam sa kanila kung anong ibig sabihin nun. Pero sa akin, wala pong ibig sabihin yun. Kaya nga, sa ibig sabihin, wag na tayo doon. Apo. Doon bang whether or not sinabi mo yun o hindi? Paano pag sinabi ni Celso na, yes, narinig ko sinabi yun ni Jollibee? Paano? Hindi ko na po alam po anong mangyayari. Hindi mo na alam. So there's a possibility na sinabi. Okay. Pero... pero hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng inaswa. Oo, yung sinasabi niya. Okay. Alright. Pero, sir, kung tutuusin po, dapat ako po yung nagre-reklamo. Sige po, ma'am. Ano pong reklamo niya? Kasi po, kung tutuusin, ako po yung argabyado dito. Kung si Alex, ito po kasi yung mga blatter po niya na... Nagpa-blatter po kayo? Matagal po yan. Mga blatter pa po yan since January hanggang sino po nagpa-blatter to kayo? Ako po. Labang kay Alex? Yan po yung mga nagtutok siya ng kutsilyo sa sarili niya. Tapos yung kinuha niya po yung tatlong anak ko sa eskwelahan na hindi ko po alam. Nasa trabaho po ako noon. Nung kinuha niya yung mga bat, hinagila pa namin po. Tapos tawag kami ng tawag. Yung sinasabi po nila hanapin namin. Yan po yung mga blatter na naghagilap kami sa mga bata. Tatlong bata po yan. Yung 6 years old, yung 8 years old, tsaka yung 9 years old. Yung ngayon po 9 years old nasa kanya. Okay. Alex! Apo. May blatter dito na tinututukan mo sarili mo. Bakit mo ginagawa yun? Tututukan mo sarili mo ng kutsilyo? Sir, yung time na po yun, sir, talagang ano na po ako, sir, eh. Kumbaga, nandun na po yung sales ko tsaka yung pagdududa ko sa kanilang magkapatid yung mga panahon na yun. Eh baka sa napapraning ka na lang, sir. Kayo ba, sir, nagdadroga? Hindi po, hindi po. Opo, nagdadroga po. Ha? Meron po kaming kinuha na po na surrendering niya po sa barangay. Ngayon po, yung surrendering na yun, hindi ko pa po nakuha, pero kasi wala po kasi yung kapitan namin ngayon. Ngayon, dati user siya? User po. Nag-surrender po siya. Ah, surrendering. Opo. Nag-surrender pero siya. Pero hindi ko lang po sure, pero tingin ko gumagamit pa po siya hanggang ngayon kasi yung mga sinasabi niya, wala na po sa katinuan talaga. Hindi po talaga totoo yung mga sinasabi niya sa akin. Okay, inamin naman ni Alex. Oh, Alex, hanggang ngayon ba ikaw ay nagdadags pa rin? Hindi po, sir. Hindi na po. Pero sinasabi mo, nahuli mo si Jollibee na nagkikipag-sex sa kanyang kapatid at that time nagdodroga ka pa noon. Opo. Sir, hindi ko po sila na ano, sir, hindi ko po sila naaktuhan na ano. Ang naaktuhan ko hindi nga sir, yung sabi mo na aktuhan mo o nagdududa ka pa na silang yung misis mo at saka si sandali lang na si misis at saka si utol niya ay nagse-sex, nagdududa ka pa noong panahon na yon, ikaw ay nagdodroga pa, tama o mali? Hindi na po yun, sir. Hindi na po. Hindi ka nagdodroga noon? Nag-surrender na po ako noon, sir. Eh. Ah, okay. So anyway, pumunta ako kayo dito man para linawin. Okay, sige. At least nasabi niyo na po na walang katotohanan at praning lang ho itong si Alex. Tsaka po yung mga ginawa niya po sa akin sa trabaho. Ano po mga ginawa niya? Yun po, yung gusto niya po kasi matanggal ako sa trabaho, yung pinawagan niya pa po yung sa office namin na kailangan tanggalin daw po ako sa trabaho. Andito po yung mga text niya sa akin. O ba't mo naman ginawa yun, Alex? Patatanggalin mo sa trabaho si Mrs. Wala po siyang hanap buhay. Ako lang po yung naghahanap buhay. Tapos ang yung hanap po, pag nawalan po ako ng trabaho, paano? Lima po yung pinapagatas. Dalawa po yung pinapagatas ko, lima po yung nun silang lahat. Sir, ang nangyari ko kasi ito po yung mga text niya po sa akin. Sir, ang nangyari ko kasi ganito yon. Yung time na yun, nagpamit, isinugod siya, inuwi siya ng bahay, galing sa trabaho, nire-regla siya. Tapos nung inano namin sa medical, parang niya kay medical doc, ang sabi sa akin ng doktor, iba daw ang nakaano sa kanya. Wala po, hindi po. Iba daw po yung nakadalaw sa kanya. UTI hindi ko po lang. Hindi daw po UTI. Sir, hindi na ako, sir, hindi na ako naniniwala sa inyo. Yung doktor, sasabihan ka na ibang nakagalaw sa kanya, magbibigay agad ng opinion ng doktor, magdadiagnose agad siya?
Opo, ganun na nga po nangyari, sir. Sir, hindi na ako maniniwala, sir. Sira ng credibility niyo sa akin. Sir, yung doktor, hindi siya makakapagbigay agad ng diagnosis based lamang doon sa si Mrs. ay dinudugo. Sasabihin agad ni doktor, merong gumalaw sa ibang lalaki. There's no such thing. Kahit na hindi ako doktor, sir, kahit hindi ako eksperto sa medisina, the doctor cannot come up with a diagnosis immediately sa pagtitingin lamang sa ari ng babae dahil yung ari ng babae dinudugo. Sasabihin agad niya, ikaw ay nagkipagtalik sa ibang lalaki na hindi mo mister. There's no such thing. Malalaman lang yung doktor ay makakapag-diagnosis lamang kapag gumawa na ng mga laboratory test o DNA test, kung ano-ano pa mga test, saka pa lang siya makapag-come up ng kanyang opinion tungkol sa isang diagnosis. Pero base lamang sa tingin sa mata, hindi pwedeng sabihin ng doktor, kahit na gaano siya ka-eksperto na, oy, ikaw ay nagipagtalik sa ibang lalaki dahil ikaw ay dinudugo. That's bullshit, sir. Pati ako, sir, gagawin mo akong... Di po, sir. Diba? Yun lang po yung sinabi. Wait, sir, nasisiraan ang bait. Huwag mo akong idamay, sir, ha? Ako'y matino-tino pa ang kabait ko. Yun lang po talaga ang sinabi sa akin ng doktor. Sir, taon hindi. I don't believe you, sir. Ako, sir. No more, sir. Hindi na, sir. Hindi na, sir. Hindi. Karapatan ko lang kung pinaglalaban ng ano. Alam ko, sir, karapatan. Pero, ko. Sir, hindi, sir, eh. Doon ka na nasira sa amin, eh. No, sir. Hindi na, sir. Kahit na sinong doktor, hindi pwede magsabi, sir, ng ganun. Malay yan, sir. Hindi ka panipaniwala na, sir. Okay, sir? Yung medical record na lang po yun, sir. Tignan nyo na lang po. Kahit sa medical record po, UTI po yung naging cause po ng pagdurugo ko. Yung sobrang acute na po. Pinaano pa po ako ng... Yung para malaman po kung anong antibiotic na pwedeng tumalab sa akin kasi po wala na pong halos antibiotic. Alam ko, ma'am, kahit na hindi po ako doktor. Opo, yun. Yung pong pagdurugo ng isang babae sa kanyang ari, hindi po pwede ideklara ng doktor base lamang sa tingin opo. Na ikaw ay nakikipagtalik sa ibang lalaki. There's no such thing. Never. Ewan ko tong kay Alex kung ano naman pinagsasabi nito. Wala pang ganun technology. Wala eh. Wala eh. Gusto niya siguro manghula. Tsaka wala po talagang sinabi doktor na ganun. Hindi, ma'am, hindi mo na kailan sabihin pa. Paltos na siya. Tatapusin natin itong conversation na ito. Useless na. Sorry, Alex, ha? Wala na. Mali-mali ka na. Sir, ito lang po, sir. Yung tungkol po naman sa kapatid niya, sir. Ang mga anak ko na lang po ang mag-ano sa kanya. Paano namin malaman kung tinuturuan mo lang anak mo? Hindi ko po sila tinuturuan, sir. At may sarili po sila pag-iisip. Mismong anak ko na po, babae, nagsabi na kapag ka... Pero, mama, pero maging fair. Kasi yesterday... After the interview, kahapon ba yun? Opo. Yung isang araw. Yung isang araw, pumunta ako sa kabilang booth with the supervision of the father. I asked the permission of the father and tinanong ko po yung bata, meron ka bang gustong sabihin? Yung tatay ho nakatayo sa likod. Pero may sinabi ho yung bata. In-explain niya sa akin. Detalyado ho i-explain niya. Gusto ko lang sabihin sa'yo kasi in-announce ko dito opo. Pagkatapos. Ang sinabi niya, nakita raho niya kayo, dalawang kayong magkapatid, sa tabi ng kwarto, na nilalaro nyo raho yung ari ng kapatid mo sa nila mama at tinanong ko siya paano nyo nakita yon doon daw sa tabi ng kwarto at sabi ko anong naging reaksyon mo, sinabihan mo raw siya huwag kang maingay, yun lang po. Okay, pero hindi ibig sabihin na maaring totoo na yon. Pwede rin na tama ang sinabi nyo na tinuturuan ito ni Alex na magsinungaling. Kaya po, pwede rin. Apo, kaya pwede gusto rin. Ko po sana makuha po yung anak kong panganay. Kasi kung... Hindi, kaya po ang ginawa namin, ma'am, even while we speak, yung anak niyo po ay ini-evaluate na po ng MSWD. Apo. Kailangan po niya intervention. Kasi nga po, magulo ng isip niya ngayon. Alin ba talagang totoo? Totoo ba meron siya nakita na ginagawa ng nanay niya at ng tito niya, which is very traumatic? Or siya ba ay kinu-coach ng kanyang ama na drug addict pa rin hanggang ngayon? Alin ba ang totoo? That has to be find out by the experts. At sino itong mga expert na ito? Mga taga MSWD, social worker, psychologist, apo. At kung sino-sino pa mga dulubhasa sa child psychology, apo. Sa pagtingin at pagsuri sa mga bata. Okay? Ginagawa na po yan sa ngayon. Apo. Salamat po sa inyong pagpunta salamat rito. Apo, salamat. Sasabihin po namin sa inyo anong magiging resulta po sa ginagawang pagsusuri ng MSWD. Agad-agad, malalaman niyo po yan. Apo. Salamat sa pagpunta niyong dalawa. Okay, sir? Thank you. Maraming salamat din po. Salamat po sa pagsagot ng tawag namin, Sir Alex.
Okay, thank you po. Magandang hapon po. Thank you. At least fair lang tayo. Yes. Okay, pero good news muna tayo bago mag-news break, Idol. Mm. Kasi meron na namang 7,150 pesos. Mm. Segway lang muna tayo dito. At mga IDs, ang nagsoli nito, Baco Operator naman. Mm-hmm. Isang Baco Operator. Oo. Si Mr. Joey Igdalino, isa pong Baco Operator ng DMCI Company. Kaya kung nakikinig po ang may-ari, si Mr. Eric Magsino Belen, pakikuha na po, pakiclaim na ang 7,150 pesos na laman po ng inyong wallet. Okay, babalik natin na putulan ng daliri. Ayun, oo. Okay. Sige. Very good si ma'am. Ako, saludo ako sa... In fact, si Attorney Jill nag-text ulit. Oh, ito ang sabi niya, Idol, tungkol dito. Maganda tong sabi niya. Separation po yun, ma'am. Sa 100K, panalong-panalo na. Sa 100K, panalong-panalo na? Oo, itong, sabi ni Attorney. Oh, itong si complainant natin. Ay, huwag ka salamat. Salamat. Oo, ayan, oh. Sa... Ma'am, ngayon na, settlement, 100. Yes, po. Abay, baka ma-hold up ka. Eh, kailan mahatid natin ipahatid to? Ipahatid na lang. Oo, hindi, ihatid ka namin. Na-announce na bibigyan 100,000 ngayon. Ihatid ka namin. Opo. Baka diyan sa daan, ma-hold up ka. Hindi, papahatid ka namin. Pakita mo ngayon 100,000? Sige, labas mo. Ihatid ka naman namin eh. Oh, pakita mo sa TV. 100,000 pesos. Ngayon, sure ka na ba diyan sa 100,000? Okay na ba sa'yo yan? Okay na po. Sure na sure ka na? Sure na po. Hindi ka na magbabago? Hindi na po. Okay. Ma'am, paano naman yung ano, yung paggagamot niya? Kasama na dyan? Apo. Okay na po. Okay na sa iyan? Pati gamot? Okay na po. Sure ka? Sure po. Okay. Sige. Sir, pwede ako magpapirma ng quick claim for documentation. Quick claim? Oo. Pwede ba yon? Ah, ibig sabihin, wala ka nang sisiglin pa. At tama lang, kasi pumapayag ka na eh. Opo. Si, kasi pag pumapayag ka na, kaya inulit-ulit ko, kung sure na na, pwede ka nang pumirma. Opo, pwede na po. Na wala ka nang hahabulin pang kung ano-ano pang mga pagkiklaim. Oo, sa kumpanya. Labor, alimbawa. Hindi ka na pupunta. So final answer na yan. Kasi kung hindi ka pa final, pwede mo ibalik yan at ilalaban natin na madadagdagan pa. Okay na po. Okay na po. Tawagin mo si Mrs. Kanina, si Mrs. Nandito yung Mrs. niya eh. Sumama yung Mrs. niya. Mm. Ayun. Ma'am Lea? Yes po. Eh, pinasaya mo si Mr. Rio at saka yung kanya Mrs. Mm-hmm. Yung Mrs. niya kasi kanina nakita ko. Mm-hmm. Buntis pa si Mrs. Mrs. Oh, tanungin natin si Mrs. Kailan si Mrs. din tanungin natin, paupuin mo. Si Mrs. Mrs., ikaw ba'y pumapayag na, ilagay mo yung mikropono, doon sa settlement na 100,000? Sure opo. Ka na? Opo, kasi yan naman po yung gusto rin niya. Okay na, yan. Opo. Sure ka na? Sure na po. Okay. Ayan, wala nang sisiyan kasi pumayag na si Mrs., pumayag ka, pwede mo nang pirman yung quitclaim. O magkamayan na kayong dalawa. Okay. Sige, usap na lang kayo doon. And then, papahatid ka namin dahil may hawak ang malaking pera. Nakakatakot yan. Baka mamaya eh. Oo. Diba? Para safe may ka. May mga nanonood sa atin, nakikinig. Baka harangin ka. Hatid ka namin hanggang sa bahay mo. Opo. Para masigurong safe ka. Okay? Okay po. Sige. Ma'am Lea, salamat sa pagpunta. Okay po. Sir Rio, Mrs., magandang hapon. Magandang hapon din po. O baka si Miss kanina kangiti. Ayan, ngiti. Kanina kangiti. Ngayon nakaano na. Seryoso. Okay, salamat po sa inyong dalawa, ha? Tatlo pala. Maganapon. Sige. Thank you po. Apo. Wanted. Alright, at magko-commercial break muna break ulit tayo. Break. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5. Alright, balik po muli tayo at talagang ang dami pang nag-aaway-away ng mga netizens dahil kay Jollibee. Yung kaso ni Jollibee. Pero ako lang... Hati sila, no? Merong medyo nag-iba na yung credibility ni Alex. Mm-hmm. Although, nung pumunta naman talaga siya, aminado siya na gumamit siya dati. Pero okay. Napansin ko lang, Idol, pero opinion ko lang po ito, ah, may disclaimer ako. Mm. It's just my opinion. Okay. Yung bayaw niya, which is si kapatid, parang walang reaksyon. Kasi kung ako, matindi ang akusasyon sa akin, magwawala ako. Mumurahin kita na... punyeta ka, bayaw, hindi ako, parang ganun. Ewan ko, opinion ko lang naman. It's ibig sabihin, magulim yung tao sa galit. It is just my own opinion. Opinion ko lang po. Baka mahihain lang siya. Pwede rin, oo. At least, di ba, napansin ko lang.
Anyway, bukas o i-upload namin nasa yan. Nasa sa inyo na yan. Dahil kinakausap na natin yung MSWD. Ang maganda nito, yung bata, ini-evaluate na ngayon ng mga eksperto. Oo. At doon magkakaalaman sa MSWD, yes, kasi magaling silang mag-handle at mabibigyan na yung tulong na nararapat para sa batang ito. Pero dito kay Alex, nawala na yung yung bilib ko. Oo, parang nag-iba dahil nag-iba na siya nung sinabi niyang, di ba? Yung kasi sa doktor na issue. Yung doon siya nasira. Doon siya nasira. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. Sige si Ma'am Jamie Mendoza. Ma'am. Andito po siya, pero hindi naman na siya minor. Okay, andito po siya para makuha niya. Kala ko kanina, 15 years old lang. Oo. Kaya okay, inalam muna natin yung edad niya. Gusto niya, idol, makuha yung kanyang anak mula sa kanyang dating kinakasama. Ma'am Jamie, magandang hapon. Ilan taon po yung baby ninyo? 2 years old po. Okay. At wala na ho kayo ni live-in partner? Yes, dati po. Ayaw po ibigay? At bakit naman ho ayaw ibigay? Ano po, sabi daw niya po napapabayaan ko daw po. Pero po yung kapag yung nasa akin po kasi yun, tapos kinuha niya po, natutulog po yun. Tapos kinuha niya po. Kausapin natin si Sir Edilberto. Mr. Domingo, magandang hapon, Mr. Domingo. Sir? Sir Edilberto, magandang hapon sa'yo. Opo, sir. Magandang hapon din po, sir. Sir, andito si Miss Jamie at yung kanya pong, yung inyo pong anak na 2 years old. Gusto niyo na po mabawi? Opo. Ang sir, ipaliwanag ko lang po sir sa inyo po, sir. Sige po, sir. Opo, sir. Una po niyan, sir, nagsasama po kami niyan doon sa bahay namin. Hindi, mga isang araw na lang po, parang nag-iba po ang isip niya. 3 taon pa kami sasama niyan. Maganda po ang buwan na pagsasama namin niyan. Binibrainwash siya ng nanay niya. Ang gusto nung mangyari ng nanay niya ay makapag-asawa ng mayaman. Kasi barangay kaanod lang ako nun, sir, eh. Ngayon, yung time na yun na binibrainwash siya, yung pala, sir, may nagpapadala na sa kanya. May nagpapadala sa kanyang foreigner na ipinakilala ng nanay niya. Okay. Ang sa akin, sir, kaya ako binawi yung anak ko. May nagsabi sa akin kapitbahay na, June, punin mo yung anak mo dito. Hindi na umuwi asawa mo. Bakit? Sabi ko, saan nagpupunta? Lagi nasa diskuhan, lagi nasa inuman. Kunti mo nanay niya, sir, sinasabi niya po sa, ano ba yung si Jamie? Hindi na umuwi. June, punin mo yung anak mo dito. Wala na nangyayari. Pinababayaan na ng anak ko. Sir, pero bilang isang ama, sir, ayoko lumaking anak ko nang mapariwalaan ako. Gusto ko siya mabigyan ng magandang kinabukasan. Ngayon, sir, nandito na po ako, nagtatrabaho na rin. Sa umaga, sir, po, sa uni lang po ako nagtatrabaho. Sa Mercury, ngayon po, sir, nasa Mercury po ako. Okay. Sa gabi naman po, sir, barangay tanod po ako. Para maibigay ko lang po yung magandang kinabukasan sa anak ko po. Wala ako po, ibang hangad. Siya, busy siya ng busy, sigarilyo, alak, barkada. Dahil siguro, hindi pasawa sa pangkadalaga niya. Sabi ko, binayaan ko na lang, sir, nung nakipag-iwalay siya sa akin. Okay, sana po, sir, excuse me. Alam mo, Ma'am Jamie, i-evaluate pa rin ho ng MSWD yung inyo pong sitwasyon at magkakaroon po ng assessment. Yung mga sinasabi po ni Mr. Domingo, it will be taken into consideration. Now, kung may katotohanan po yun, medyo mahirapan po kayo sa laban dahil sinasabi ho niya na kayo pala gimikera. Yes, sir. Dati po yun. Occasional din. Occasional lang po yun, sir. Ano po? Occasional. Ngayon ho ba? Hindi na po. Didisco-disco pa rin kayo? Nagtatrabaho na po ako tapos nag-aaral po ako ngayon. Ah, may trabaho kayo? Mm-hmm. Ah, yun naman pala. Eh, Mr. Domingo, may trabaho na ho siya. Tinigil na ho niya yung maging gimikera. Sir, oh, sir, hindi po totoo yan, sir. Hindi po siya nag-aaral, sir. Nag-aaral ako. Papakita ko po sa'yo lahat ng ID ko. Pinalayas po yun ang nanay niya. Pinalayas? Kasi nga, hindi na daw po umuwi sa bahay nila. Doon na po siya sa lalaki niya umuwi. Sir, butas niya lang yun sa akin, sir, kasi ayaw niya makuha yung anak niya sa kanya. Sir, yung pong siya ay pumunta na sa ibang lalaki, wala ako kayong pwede may kaso sa kanya tungkol yan dahil hindi naman po kayo kasal. Ano po? Apo, sir. Pero doon sa hindi siya umuwi sa bahay, gabi-gabi nasa diskuhan siya at napapabayaan yung bata. Yun, pwede mo isusumbat yun dahil ama ka rin nung bata. Ano po? Pero like I said, that has to be evaluated. Kaya nga ito, sir, meron eksperto na kakausapin natin tungkol dyan. Miss Maribel Caico, Assistant Head, SSD, Social Services Department.
Magandang hapon po, madam. Magandang hapon po, sir. Ma'am, ipapa-evaluate po namin, ipapa-assess po namin sa inyo ito pong sitwasyon para sa custody po ng 2 years old ni na Jamie at saka ni Edelberto. Opo. Kung kanino ba karapat-dapat yung bata, ma'am, ano po? Opo, opo. Lalapit po kami sa inyo at kayo na hong bahala mag-assess muna. Ano po, ma'am? Sure po, opo. Sige po. Ma'am Maribel, maraming salamat, Ma'am Maribel, ha? Oh, you're welcome po. Sige po. Madang ano po ba, nasa saan po ba ngayon ang mga ang bata? Nasa tatay. Nasa tatay po ngayon na, ma'am? At gaano na po sila katagal kahiwalay? Ha? Okay, good question. Gano'ng katagal, Miss Jamie? Isang taon na po. Hala? Isang taon na rin po, ma'am. Oh, so yung isang taon na yon, nasa ang bata, nasa sa nanay. Nasa tatay po. Ah, pumula nung naghiwalay, nasa tatay na? Nasa tatay na po, from the very beginning. Ano po, 2 months po na sa akin yung bata, tapos yun po yung kinuha niya, hindi niya na binalik sa akin. 2 months. So, balit 1 year nun sa tatay na? Yes po. Okay. Opo, kasi ang reason ng tatay, kaya daw kinuha, narinig nyo naman po kanina, at bukod daw sa may foreigner na at pala disco raw, sigarilyo at bisyo, kung ano-ano pa. Mm-mm. Ilan taong po ang nanay? Ilan taong ka? 19 po. 19 po, ma'am. 19. Opo. So, bakit ngayon lang siya, ngayon niya kinukuha ang bata? Ma'am, ilan taon na? Meron na po kami, nagkasunduan na rin po kami dati. Pinadalan ko na po siya ng SSDD, tapos yung ano po, yung police. Oh, so nagpunta ka na sa amin? Yes po. Anong sabi ng dito ano sa po, amin? Ano po, wala po silang naano kasi ayaw po talaga ibigay ng tatay. Nagmamatigas po talaga siya. Pero anong desisyon ng SSD? Hindi, anong sinabi yun ng po SSD? Yung sabi niya po na sasampahan na lang daw po ng kaso. Hindi, anong ang desisyon ng SSD? Pabor ba sa'yo? Pabor sa'yo yung SSD, yung desisyon ng SSD? Opo. Naging favorable sa'yo? Ibig sabihin po, apay ba yung SSD na ikaw ang magkakaroon ng kustudiya sa bata? Yes po. Ma'am, nagkaroon kasi na... Kasi po, hindi niya po sa akin, hindi niya po sa akin pinapalabas. Kumbaga, nandun lang po sa loob okay. ng bahay. So, ma'am, meron na palang desisyon ng yes. SSD noon na in favor po sa kanya, na yung bata mapupunta sa kanya. Nagmantigas lang ho si Mr. Sir. Domingo. Kasi sir, talagang ganun po. Kasi po, ang nanay sa ating pong family code, na talaga po ang karapatan niyan ay nasa sa nanay. Yung pong sinasabi nilang mga akusasyon, mga yun po ay dapat ipuprove pa po yung sa court kung talagang totoo. Mm-hmm. Ang mga ganyan. Meantime, dapat po ang bata ay talagang nasa nanay. Kasi unless proven aha. na talagang may kapabayaan at walang kakayanan ng nanay. At hindi po tayo ang magde-decide niyan. Sa korte po yan. Ah. Oo. Dahil okay. yan po, kami lang po, ang gagawin namin, magpipresenta kami ng mga informasyon, ng mga data. Mm-hmm. Pero ang sa batas po natin, ang nanay po, pag hindi kasal, talaga pong sa nanay ang kustodiya niyan. Pag sinabi po ng tatay na napapabayaan, dahil ang nanay ay ganyan-ganyan, iyan po ay pinuprove pa. Hindi po iyan basta-basta kinukuha ang bata. Kailangan po pong i-prove. Unless po ang bata ay at risk. Ibig sabihin, kung hindi nanganganib ang kalagayan ng bata, yung okay. welfare, best interest ng bata ay hindi mabuti. Aha. Ngayon, kung hindi naman po at ang bata ay nakita ng social worker na maayos naman, kahit na ang nanay ay nag-asawa na or whatever, hindi naman po napapabayaan ng bata, yan po ay hindi natin basta-basta makukuha ang bata sa nanay. Sir, dahil ang nanay po ang may karapatan dyan. Ayun, well said. Sige, alam na po namin kung anong gagawin. Sige po, ma'am, maraming salamat po, you're ma'am Maribel. Po. Magandang you're welcome hapon po, sir. Po. Okay po. Okay, Mr. Domingo. Opo, sir. Pupunta po kami dyan, kasama po yung SSD. This time, hindi ka na makakapalag. Kahit ano pang klaseng palag ang gagawin mo, kasama po yung PNP. At kailangan po, maibigay mo na po yung bata. Now, kung meron kaong... sandali lang sa patapusin mo ako, sir. Kung meron po kayong reklamo, tulad mga sinasabi nyo, magsampa ka ng kaso sa korte at kapag na-prove yan sa korte, saka mo pa lamang makukuha yung bata. Pero sa ngayon, wala pang kaso sa korte, yung bata mapupunta sa nanay at gagawin po namin lahat na magagawa namin para masiguro matupad yung 7 years old below na bata or below 7 years old na anak na nasa nanay. Okay, sir? Sir? Yes, sir. Okay. Darating po kami dyan, sir. Huwag ka nang pumalag kasi may kasama kami mga pulis. Mapapahiya ka lang. Okay, sir? Okay, sir. Magandang hapon po, sir.
Cruz FM. Alright, balik na po tayo at nandito si Mr. Guillermo Yonson Jr. para mingin ng tulong na maipalibig yung kanyang magulang, nanay, kapatid at pamangkin na napatay po noong November 12, 9 p.m. sa Barangay Iba, Mekawayan, Bulacan. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Guillermo. Sir. Una sa lahat, bago ang lahat, kami po ay taus-pusong nagkikiramay po sa inyo, Sir. Sir, marami po salamat, Sir. Okay. Anong may paglilingkod po namin sa inyo, Sir? Sir, nandito po kami, Sir, na sana po ng tulong sa inyo po, Sir, na mapalibing po yung aking nanay kasi yung bill po sa pununalay po, 69 po yung bill niya po, Sir. Kasi ginaw to, Sir, minasakit po yung pamilya ko eh. Pinatay po yung nanay ko at saka kapatid ko at saka pamangkin ko na minor de edad, 14 years old po. Nahuli na ho ba yung suspect? Nung time po, Sir, nahuli na po agad yun kasi nakaresponde po yung police at saka barangay. Okay, sino po yung suspect? Si Jimmy nakalimutan ko po yung apelido niya. Okay. Pero na po, nakakulong na po siya, na-inquest na po siya sa Malolos. Bakit daw nagawa niya itong krimen? Tinanong ko po siya nung sa sa police station, sa kulungan. Sinabi ko sa bakit mo nagawa sa pamilya ko kasi bakit mo nagawa yan? Sabi niya, hindi daw niya alam, Sir. So, nang nangyari kasi basta yun na po yung sinabi sa akin. Hindi na ko na sana ano po. Ano to? Addict? Base po sa mga drugs daw eh. Sabing ganun. Nako. So yung inyo pong nanay? Nagtitinda lang po yung nanay ko ng barbecue, Sir. Mga customer po nanay niya po, Sir. Okay. Kaano-ano niyo po itong si Perpetua Yunson? Nanay ko po yun, Sir. Okay. Ito pong si Jemalyn. Kapatid ko po. At ito pong si April Jan. Pamangkin ko po. Anak po na Jemalyn po yun. Tatlo sila. Masakir po itong nangyari. Parang ganun na rin siguro, Sir. Kasi doon sa mismo po sa tindahan ng nanay ko, Sir. Eh. Okay. Okay, wag na ipakita ang picture. May mga picture nins eh. Pero very, very gruesome yung mga litrato. Hindi pwedeng mapakita yung sa TV. Hindi kakayanin. Maski nga ako nung matindi. So ang gusto niyo po, Sir, mapalibing. Opo, Sir, kasi ganito po kasi nangyari, Sir. Dapat noon pa dapat ng Lunes yan maskaso kasi wala pong office ang government doon sa amin, sa Bulacan. Ngayon, kanina lang po na sikaso kasi pero ayaw po yung ng punerarya kasi tatakan po daw yung death certificate. Tawagan mo ngayon punerarya, Odette, ngayon na. Saan po yung punerarya, Sir? Sa Nuba Funeral Home, sa Kamarin po ba yun? Sa kanto lang po ng stoplight. So ang problema nyo, Sir, yung serbisyo sa punerarya, pati yung pagpapalibing. Opo, Sir. Kasi hindi nila matatakan, hindi mabigyan po ng cementerio pag walang tatak po sa galing punerarya po yung death certificate. Kumbaga yun po ang alam ko dyan ang sabi-sabi po nila sa amin. Pero yung pong suspect na si Jimmy Darama, nakakulong na? Nakakulong na po, Sir. Na-inquest na po. Good. Yan, at least kahit papaano may kunting magandang balita na yung suspect ay nasa loob na ng kulungan. Nagkaroon na ng ustisya at no bail yan. Masakir yan. So, ang problema ni Sir ngayon ay kung saan sila kukuha ng pagpapalibing. Sabi nga kanina ni Odette, ilalapit daw sa mga politiko. Sabi ko, hindi eh. Baka mamaya, sasamantalan ito ng politiko para magpasikat, di ba? Magkakautang na loob pa sila sa politiko. Wag na lang, Sir. Hindi na ho namin ito ilalapit sa politiko. Ako na lang ho. Personal na lang ho tutulong sa inyo. Maraming salamat, Sir. Kakausapin ko muna yung punerarya. Tingnan ko tungkol sa mga details kung papaano ito. Miss Erna, ng Nova Funeral Homes. Magandang hapon po, Miss Erna. Opo. Andiyan ho ngayon yung mga labi ni Okayuho ata, yung nagbibigay ng serbisyo sa mga labi ni Perpetua, Jemalyn at April. Jan? Ay, Sir, wala po dito eh. Naka-living po doon sa Bulacan. Ay, naka-burol. Naka-burol, okay. Pero magkano ho ba yung balansi ho? Ay, Sir, sandali na po, kasapin niyo na lang po yung manager. Sige po. Kailan ho bang libing nito, Sir Guillermo? Hindi po namin madesisyon po, Sir, kasi hindi po nga po namin
mabigyan po ng ano po yung libingan sa cemetery kasi wala pa yung hinahanap po yung sa hinala po ng coronaria yung ano yung cemetery para magkaroon ng matatakan po yung ano daw. Wala ho bang dumadalaw na mga kinaukulan para magbigay respeto at makiramay man lang? Mayroon po sir yung barangay po doon sa amin sa iba. Yun po, nag-ano na po sila nag- Hello po sir. Sino po sila sir? Warren po. Ano po? Warren po sir. Warren. Kayo po ang funeral manager? Opo sir. Magkano po yung bayarin para dito sa serbisyo kina Perpetua Gemalin at April Jan? Ah, yung stabbing incident po. Yun po, yung sa massacre ho, magkano raw yung bayarin? Bali ho, ang pumata ho yung kontrata, kada isa po, 23,000 po. Magkano po lahat? 23,000 bawat isa ho. 23, 23, 23, 66. Bali, 69 po. Ah, 6 story, 69. Apo. Okay. Yan ho yung amount na kailangan nila bayaran. Apo. Wala ho kasi silang pambayad, sir. Kaya sila lumalapit dito sa amin. Apo. Ngayon, ang iniisip ko, sir, apo, kasi yun, nahihirapan silang lumapit sa mga politiko, kaya sila napalapit sa amin. Sabi ko, eh talaga mahirap lumapit sa mga politiko. Baka mamaya, apo, tutulungin, magkautang na lupa kayo, sisingilin kayo pagdating ng eleksyon. Apo, sir. Apo. Ngayon, sir, ang iniisip ko, ako na lang po tutulong. Apo. Pero ako naman sir ngayon, dahil ito po ay public service, apo, eh baka naman pwede akong tumawad. Apo, bali nung nakarang araw, tumawag po yung sekretary niyo po ata, nakalimutan ko yung pangalan. Sige po. Nabanggit ko sa akin. Ako na lang po tumatawag sa inyo ngayon sir, kalimutan niyo na sekretary ko po sir, ako na po si Rafi Tulfo sir. Apo, magkano sir pong pwede niyo maitawad, maibigay po sa amin na para tawad po sir? Ang nabanggit po nung boss ko, 1,000 kada isang service. 1,000 lang, sir? Oo, kada isang service po. Puripot naman, sir. Hindi, kasi sir, sarili kong perang gagamitin ko, sir. Ay, ganun po. Opo, pera kong sarili, sir. Magagalit ko po sa sweldo ko, sir. Opo. Sir, okay lang kung mag-iwan po kayo ng contact number. Ibigay alam ko po kay boss yung request niyo po. Kasi ano po yan, di ba, 69? Opo. Okay. Eh kung sasabihin niyo sir sa akin 50, ngayon po mismo, babayaran ko yan, ngayon po magpapadala kong tao, papadala ko ng 50,000 para matapos na yung problema nitong si Mr. Yunson. Apo, bali ang magiging... Bali, ang tatawarin ko po, sir, is 19,000 sana. 19,000? Pero wala ko kaming hingin tulong sa mga politiko. Ito po, sarili kong pera. Ah, ganun po. At saka cash po ibabayad ko, hindi po installment. Opo. Ganito po, sir. Kailangan po kasi may go signal muna kay boss bago po ako magdesisyon. Okay lang po na iwan niyo po yung contact number. Tatawagan ko po kayo kagad. Sandali lang po, sir. Kailan ba dapat mailibing to, Sir Guillermo? Sa ngayon po, inaayos pa po nila yung sementeryo. Kaya yung death certificate, hindi pa po nariregistro. Aha. Kailangan ko ng burial permit. Tsaka yung desisyon nila kung saan po yung sementeryo paglilibingan. Okay. So yung paglilibing, Sir Guillermo, alam niyo na kung saan. Okay na yon. Mayroon po yung sa amin po, yung ano po yung bayugo po yung sinasabi po kasi okay na yung libingan. Yun po yung ang bakante po doon. Komple, okay na yon. Opo. Wala nang problema. Wala namang problema. Yun na lang problema dito yung sa bill nga sa punerarya. Opo. So kung mabibig, kung pumayag na itong punerarya, nag-ayos kami, matatapos na yung problema nyo, malilibing na. Opo sir, yun na lang po yung... Sige, ano, sir Warren, kausapin yung dapat kausapin. Sige, mamaya ho, usap tayo tapos ng programa. Yun nga po, sana po pumayag kayo sa tawad ko. Para makatulong na rin po kayo apo dito sa pamilya. Kawawa naman sir, namasakit po sila. Apo sir. Diba, hindi naman po ito yung mga namatay sa sakit. Aha. O diba, namatay dahil sa katandaan. Apo. Ito po ay kinuha yung kanilang buhay. Pinatay apo, ho sila, minasakit. Sana po sir, abutin kayo ng habag din. Sir, pwede ko makuha yung... At dito, bumawi na lang po kayo sa iba. Aha. Mga pagkakataon, dito sana sir, magtulungan tayo. Apo. Yung pong offer ko sana sir ng 50,000, tulong ko po ito at kayo naman sana sir, tutulong din para meron tayong magawa dito sa pamilyang Yunson. Apo sir, naiintindihan ko po. Bali, ibigay alam ko muna sa amo ko para ho ma-decision na nila kung ano man po yung may bibigay na discount. Ho. Sige po, sige po. Pwede kong makuha po yung contact number niyo sir? Sige po sir, huwag niyo po ibabaw ang telepono. Sasaluin po kayo ng staff ko na si Odette Molina. Ano po sir? Okay po sir. Apo. Salamat po sir ha.
Sana po pumayag yung may-ari, sir, ha? Panalangin ko po, sir. Okay po. Okay na yan, Sir Guillermo. Huwag ka naman problema. Ano pa mangyari? Masosolve natin to. Sir, yun lang sa akin, tumatawad lang po ako kung papayag po sila. At gagawin kong lahat na magagawa ko. Actually, solved na po yan. Akin na lang po problema to kung paano ako makatawad. Ano po? Okay, sir? Sir, maraming salamat po, sir. Kasi talagang mabigat po sa akin, sir. Kasi okay lang sana kung isang tao lang yan. Tatlo talaga eh. Ang tama ng pamangkin ko dito sa liig. Tapos tatlo sa likod. Tapos yung nanay ko dito sa mata. Pag ganun ang saksak sa tao. Tapos yung kapatid ko dito ang tama din. Tapos puno sa tainga. Malupit talaga ang pagkapatay nila, sir, kasi hindi ko na-responding agad kasi nasa bahay ako sa loob na nalaman ko na lang tapos na eh. Kinarga ko na lang sa bulansya, naliligo po sa dugo, kinarga sa bulansya pa. Dinala ko na lang kahit mahalang ospital, dinala ko na lang sila doon para mabuhay sila. Pero wala talaga, sir. Anong oras to nangyari, sir? Mga around 9 o'clock ng gabi, sir. Wala ho bang mga rumuronda-rondang tanod sa lugar? Nagrurondan tanod doon, sir, mga banda ng mga alas 10 na ganun. Tahimik na kasi doon sa amin doon, mga bandong ganung oras na kasi ang mga tao doon sa amin nasa bahay na sa loob pag ang ganung oras parang mahinga na, parang tulog na. So, ibig sabihin tahimik itong tahimik na, yung kaya hindi nyo akalain mangyari po ito. Opo, di namin kilain kasi yung mga tao nang yan, sir, sa tracking sa Coca-Cola yan, customer ng nanay ko yan eh. Di namin customer niyo po itong si ano? Oo. Si suspect Jimmy. Oo, customer po 'yan sa tindahan ni Mama. Kumakain sila ng iyaw tapos 'yun nga. Ganun ang nangyari. Di namin alam kung so yung mama niyo po nagtitinda. Nagtitinda lang po ng iyaw para po matustusan yung nag-aaral ng kapatid ko ng college. Abali vendor ho siya ng mga iyaw-iyaw. Oo, vendor lang po sa gilid-gilid. Okay, okay, sige po. Sige po, sir, solve na po yung problema niyo at 'yun nga po, makipagtawaran lang po ako dito sa funeraria. Okay, sir. Punta lang ako kayo doon sa kabilang booth, sir. Sir, maraming salamat po, sir. At saka, nakaburol ho ba ngayon, sir? Nakaburol pa ngayon, sir. Ano, nakahilira po, sir, sila sa isang ganun lang po, kulong. May isang reporter ba tayo dyan? Patawag ba ang isang reporter natin? Nasa ano po yan, sir? Sa picture ko po nandun sa hindi, po, yung sa burol, sir. Papunta ko ng tao. Sige po, maraming para ngayon pa lamang, sir, doon ko na iabot yung tulong. Saan ba yung reporter natin? Doon pa lang, sir. Ah, okay. Sige, sige. Sige, sir. Magpapapunta po ako ng tao doon sa lugar po ninyo para maiabot na po yung tulong doon mismo ngayon na. Ngayong gabi na po mismo. Okay, sir? Sir, maraming salamat po. Ma'am Ninyan, salamat po. Makikiramay po. Makikiramay po. Muli kami, sir. Thank you, sir. Okay. Sige. At kaya pa bang ihabol natin hindi ito? Na. No, sige. Off-air na lang yung sa isa. Alright, sige po. At susunod na po si Nanay Christopher Mean. At syempre kasama niya po si Mr. Ronnie Carrasco at si Wendell Alvarez. Pero malaking bagay yung nagawa mo talaga, idol, dun sa pamilya na yan. Kasi massacre ito eh. Masakit to. Karumaldumal na krimen ito, hindi biro. Matindi. Tatlo sa miyembro ng pamilya mo. Diba? Minasakir. Napakasakit. Matindi. Speechless ako. Walang salita na pwede ma-describe yung sakit na naramdaman ngayon ni sir. Diba? Kanina nga, hirap siya makausap. Kasi tatlong mahal mo sa buhay ang... Diba? Diba? Addict. Kaya yan ang dahilan kung bakit ako po'y sumusuporta sa ginagawang war on drugs ng ating presidente. Addict yun eh, yung pumatay. Kaya hindi ako nang hinayang na yung mga addict na yan, yung mga pusya na yan, pinapatay na lang, na parang manok, okay lang. Kaya maniwala ka dyan sa human rights na yan. Maniwala ka dyan sa mga taga-United Nations na yan. Maniwala ka dyan sa kung sino-sinong kumukontra na bakit pinapatay yung mga pusya, yung mga adik. Walang problema. Patayin nyo lang patayin hanggang sa maubos yung... Diba? Mga salot. Maubos yung mga taong yan. Patayin ang patayin. Pumalag yung human rights, murahin yung human rights. Pumalag yung mga taga-ibang bansa, murahin din sila. Di ba? Yan o, ebidensya na ganun katindi itong problema sa atin sa drugs. Tapos ngayon, kayo mga taga-human rights, nasaan kayo? O meron bang dumalaw man lang sa inyo sa burol nitong tatlo na namatay sa massacre at adik ang may kagagawan? Nasaan kayo human rights? Diba? Wala. Pero kapag yung suspect na yan, binugbog mo sa loob ng kulungan, putang ina, magmumura yung human rights. Diba? Papalagan mo, ba't yung binugbog itong ano, karapatang pantao niya, ba't yung binugbog? Pag yan ay sinalvage mo, ba't yung sinalvage to? O, diba?
Pero ito mga inosente talaga. Okay. Sige pa, ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos. Happy Tulfo po, Bumbuhay Tema Pilipino.